makakausap po natin yung Truth Verifier Chief Polygraph Examiner. Okay, papakita ho natin ngayon, ano? Si Chief Polygraph. Iyan ho. Siya ho si Miguel de la Paz. Siya ho yung kasama ho ng mga Bitag team sa pagdian. Dumating ho siya ng Biyernes. At pagkatapos Thursday pa lang, Biyernes, ginawa ho yung pag-i-interview sa pamamagitan ho ng polygraph test kay Romel. Nakita niyo si Romel. Sino si Romel? Kilala niyo ho sa pagdian. Marami ho nag-aabang. Marami hong interesado at marami hong bitin. Marami hong sasabi, hustisya makakamit natin. Marami hong nagsasabing salamat naman ay dumating ang bitag sa pagadian at nasilip yung sinasabing kalidad ng serbisyo ng ospital ng Zamboanga del Sur Medical Center. Hindi pa ho namin binibitiwan to hanggat hindi niyo napanood yung full episode. Hindi na ho kwento-kwento, talagang dokumentado. So, sa linya ho ng telepono, pinakikilala ho natin, basta maganda ho siguro, ayan ho, si Miguel de la Paz. Sila ho yung katuwang ng bitag ho, yung Truth Verifier Polygraph Test sa makabagong teknolohiya para malaman kung ang tao ay nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo, palaban, or kung ano mang nakikita natin, sino ba talaga si Romel? Si Romel lang kasi ang nagvoluntaryong isa lang ang kanyang sarili kung siya ay nagsasabi ng totoo laban doon sa kanilang naranasan na serbisyo or trato ng Zamboanga del Sur Medical Center, partikular pati ang kanyang kinakasama na si Gen V. Mahalaga ho to, ano? Kami ho rito, I will give way, sila ho yung si Gen V ang nakaranas ho. Si Gen V ho na yung sanggol na lumabas na sa kanyang sinapupunan sa labas, eh patay na. At pagkatapos sinasabi nila ganito, hindi sila nalaman si Romel, nakaranas din ng sinasabing hindi magandang trato, sila hong dalawa. Ngayon, malalaman ho ninyo kasi marami nagsasabi, inaabangan na namin, hustisya dapat makamit. Wait a minute. Okay, bago tayo riyan, pinakikilala ho muna natin si Miguel de la Paz, Chief Polygraph Examiner ng Truth Verifier, katuwang ho sila ng bitang. Magandang umaga sa iyo, Mr. Miguel de la Paz. Hi, sir. Good morning po. Magandang umaga po ulit sa okay. Mga sumusunod po sa inyo. Alright. Bago ako'y magsasalita muna, no, tatanungin muna natin para maintindihan ni Juan de la Cruz, lang, particular sa pag-DM. Bilang isang Chief Polygraph Examiner, Truth Verifier, ano ho talagang specialidad ho ninyo or paano ho kayo nang napadpad dito? Saan ho kayo nag-aral? Saan ito hong teknolohiya na to hindi basta-basta at meron hong kurso dyan at kinakailangan magaling, pagsusuri, hindi lang sa polygraph. Yung mga prior gagawin ho ninyo. Ano ho yung inyong kumbaga background first, Mr. Miguel? Sir, good morning. So, bago po ako nag-isang polygraph examiner, so graduate po ako ng Bachelor of Science in Criminology. And at the same time, pinasa ko rin po yung examination natin sa PRC. So, bali, ball passer po. Then, yun lang po yung unang hakbang pa lang po. Then, pagkatapos niyan, kailangan muna ng isang polygraph examiner sa theoretically at least 10 weeks ng theoretical training. Theoretical pa lang po yun. Then, para maging qualified examiner, hindi po test ang ginagawa, kundi actual na examination sa mga subjects o sa mga sumasalang sa polygraph na ine-evaluate ito ng mga seniors or ng chief kung tama ba yung ginagawa ng examiner na yon. Kasi dito po nakasalalay ang pangalan at buhay po ng isang tao. So hindi po biro yung basta maglalabas na lang tayo ng resulta. Tapos bilang isang polygraph examiner po, hindi lang po pagpapatakbo ng instrumento ang ginagawa. Kasi madali lang yun kung tutuusin, sir. Ang isa pong inaaral dito is yung behavior. So dito natututo tayo at nagtitrain tayo paano mag-analyze ng demeanor, ng body language, and even yung statements ng tao habang hindi pa sila sinasalang sa isang actual na polygraph test o yung tinatawag natin lie detector test. Mm-hmm. So, Yes, sir. Continue. Tuloy mo lang. Sige. Yes, sir. So, maliban doon, ang pagtatanong po natin sa lie detector o polygraph test ay pinoformulate po na maigi yan. Kasi hindi naman siya pwedeng basta itinanong lang dahil pwede maka-apekto yan sa well-being ng tao na baka yung dating ng tanong is masyadong agresibo. Mm-hmm. So,
meron kasi tayong dalawang uri ng tester, yung lumang sistema at yung ginamit natin ngayon yung makabago po. Mm-hmm. Teknolohiya. Mm-hmm. Yes, sir. Yung sa lumang sistema po kasi, ito yung typical na alam po ng komunidad natin na kapag di umano na kinabahan ng isang tao, ay sasabihin sinungaling. Na kapag yun, ninenervyos siya, itsura niya, kahit yung panlabas po na itsura, ay sasabihin na sinungaling daw yung tao. Pero sa makabago po nating proseso, hindi na po ganun. Napakalayo na po. Unang-una po, ang pinagbabasihan na po natin ngayon sa makabagong proseso natin ay hindi basta-basta nagbabase sa panlabas. Mm-hmm. Bagkus, sir, ang pinagbabasihan natin, yung panloob na reaksyon. Ito yung nangyayari sa katawan natin, sa physiological. Kasi ang panlabas po, kung tutuusin, pwede pong ma-misinterpret ng kahit na sino yan. Mm-hmm. For example, sir, ang isang tao ay kabado pero inosente. Mm-hmm. Dahil sa behavior na pinakita niya na pwedeng maapektuhan din ng nasa yung paligid niya kung nasaan siya tsaka yung taong kumakausap sa kanya, pwede siyang nagmumukhang kabado at di umano sinungaling daw. Yun po yung ginagawa dati. So, naapektuhan po yung buong proseso. Pero sa proseso ngayon, sir, dahil sa panloob, ang inaano natin dito is kahit mukhang kabado po yung tao, pero inosente siya pagdating sa charts natin o yung sa polygraph charts na tinatawag. Mm. So, nasa-separate natin yung mukhang kabado lang tsaka yung pumasa talaga sa polygraph test. Alright. So, nade-determine po natin. Okay. Kaya natin, kung kayo ho'y nanonood ngayon at medyo nakatutok ho sa amin, pinakikinggan ho kami sa radio, man sa telebisyon, sa social media o sa aming YouTube TV, ang pinag-uusapan ho yung topic. Ito na ho si Miguel De La Paz, Chief Polygraph Examiner, ang siyang pumunta ng pagadian kasama ang bitag para isigawa yung sinasabing lie detector test. Ayan, nakikita niyo si Romel. Si Romel ho yung nagrareklamo laban sa ospital ng San Juan del Sur na nakaranas ho daw sila, kanyang misis, doon ho sa hindi magandang pagtrato ng ospital. At marami pa rin ho yung mga reklamo si Romel, pati sa sundalo na dumating doon sa loob ng presinto at yung pagbugbog sa kanya umano nitong si Corporal Nuena. Lahat ho yan. And then yung mga imbitasyon din ho na ginawa ho namin para doon sa mga doktor at idinaan ho natin sa legal ho ng provincial legal ng Kapitolyo ng Zamboanga del Sur para imbitahan ang mga doktor at bigyan din sila ng imbitasyon na kung sasalang ho sila ng polygraph test. Ang problema ho dito, hindi ho po pwedeng pilitin. Si Romel ho'y voluntaryo at ang kanyang misis sumalang sa polygraph test. Ngayon, Mr. De La Paz, ngayon, ano ang assessment mo? Dahil si Romel talagang voluntaryo at hindi pinilit, kusang loob, ganun din ang kanyang misis. Well, maganda siguro at nakikinig, nanonood hata sa atin ang interesado ho rito pagdating sa pagadian. Ano hong assessment ninyo prior to the polygraph test? Kasi siyempre, titingnan niyo muna, you make him feel comfortable, pinaalam mo sa kanya kung ano yung mga tatanong sa kanya, walang mga surprise, mga tawag dito, mga ambush type question na maiipit yung tao. So, ano hong mga preparasyon, anong ginawa mo habang siya'y inaanalisa mo, anong total analysis mo kay Romel bilang isang individual na nagrareklamong lumapit sa bitag? Yes, sir. Sir, bali sa proseso muna po, bago tayo mapunta kay Romel. Ang ginawa po natin, pagsimula pa lang po, siya po ay pinapirma natin ng binasahan at pinapirma natin ng consent o waiver o pahintulot na kusang loob siya na nagpapasa ilalim sa isang polygraph examination. So dito, pinaliwanag sa kanya na hindi siya sasaktan, hindi siya tatakutin, at anytime niyang gusto umayaw before, ongoing, tsaka bago, hanggang bago matapos, ay pwede niyang sabihin na ayaw niya na at siya po ay i-release natin na hindi natin siya i-hold. Tapos sa proseso naman po, lahat po ng mga ikakabit sa kanya, lahat ng pagdadaanan niya ay masusi pong ipinaliwanag ng maigi sa kanila. Sa mag-asawa po. Kasi ang iniiwasan natin dito, yung normally na sinasabi ng tao na hindi ko alam yan, kinabahan ako, kaya ako bumagsak. So sa proseso po, iniisa-isa natin yan na talagang wala silang kumbaga ba rason na hindi ko alam yan, kaya nagkamali ako sa test o kinabahan ako, kaya posible akong nagka-problema.
or ganun din yung halimbawa yung posibleng nalusutan di umano yung sa mga sinaunang proseso dahil sabi naman ng iba is nandaya. Sa pandaraya naman po sa makabagong teknolohiya natin, mahirap po mandaya ngayon kasi may mga added features na tayo sa instrumento na may early detection ng mga taong sumusubok mandaya sa test. So, yun po ang kagandahan ng sistema ngayon. Saka ang isa pa ho dahil nga mas modern siya, so lumalabas, mas sensitibo yung mga aparato. So, kapag yan po ay pinabit sa katawan, hindi katulad dati na sobrang yung leg sa pressure, yung sa arm cup, medyo masikip talaga. Ngayon po ay mas relax sila. So, mas nakakapag-focus po sila sa tanong kumpara dun sa nararamdaman nila sa katawan nila. Ayan. Tapos sa behavior naman, sir, i-coconnect ko naman po sa behavior. Ito lang po muna sa polygraph. Yung iba kasi sinasabi is, umayaw sa test yan, sinungaling yan. Or yan, sumalang sa test yan, okay yan. Sa proseso po kasi ng polygraph, hindi ganun ang basihan namin. Kasi pwedeng yung isang tao ay, sabihin natin, pwedeng umayag, nag-agree, na in-accept niya yung challenge sa paglalay detector test. Pero ang tinitingnan pa rin namin dyan, yung panloob na reaksyon ng katawan, hindi ko po siya ipoprofile base dun sa initial actuations niya or yung mga pinapakita niyang demeanor sa examiner. Kasi meron din po mga tao na sabihin natin, ang ganda ng presentasyon sa taong kausap niya. Pero yung pala, pwedeng buong kasinungalingan, pwede rin half-half, sir. Yung may katotohanan ng kaunti, pero may kasinungalingan or posibleng halimbawa for example sa mga ibang sitwasyon na kaya yung iba nagsisinungaling is para makagante, masiraan dahil pwedeng meron silang naramdaman na hindi maganda rin sa tao pero ang igagawin ng mga tao nung tao naman na sasalang sa polygraph test o yung subject natin ay i-exage niya yung sitwasyon. Logically sir, ito po ay nagsisinungaling pa rin kasi hindi naman buong katotohanan yung sa left side. So yun po. Bali dito naman po sa sinalang natin, dito po sa mag-partner, mag-lead-in partner, si Romel po, ang initial assessment ko po sa kanya, based lang po sa previous interview at behavior niya, makikita niyo po siyang aggressive palaban. Ano siya, kumbaga ba sa fight or flight, nasa fight po siya. Okay? So responsive po siya, then for every question na tinatanong ko, meron siyang naka-reading sagot po. So, kung kumbaga ba sa investigasyon, kung sa normal na investigasyon, kung halimbawa wala tayong polygraph test, maganda yung response niya, demeanor-wise. Tapos, yung partner naman po niya ay kabaliktaran naman po. Medyo soft-spoken po kasi si Miss Genevieve. So, pag kinakausap po siya, nakaintindi naman po siya ng Tagalog, pero medyo hirap magsalita. Pero tumatango siya, tsaka may mga ipapaalala ko lang po pala na yung during the time po na nakasalang po si Miss Genevieve, kami po ay may babaeng interpreter. Para sa mga bagay po na halimbawa na hindi kami gano'n nagkakaintindihan, ay mas lubos pong na ipapaliwanag sa aming dalawa po. So yun po. Okay. So dito sa parting to, parang sinabi mo, hindi ibig sabihin na ang sino man kapag tumanggi sa polygraph test ay hindi natin pwedeng husgahan sinungaling. Opo sir, kasi ipapaliwanag ko rin po yung aspeto na yun. Kasi may mga tao po na talagang tumatanggi sa test dahil ang akala nila na kapag yung sinabi ko nga po kanina yung luma, makauna, yung sinauna, na kapag kinabahan daw sa polygraph test ay babagsak na. So, yung iba po, ganun po kasi yung paniniwala, yung perception nila. So, ang tendency, imbis na i-accept yung challenge, they would rather na escape na lang yung scenario. Pero hindi po ibig sabihin nun, ay automatic sinungaling po yung tao. So, yun ang yung sinasabi mo, pag-iingat base sa parte na paggamit ng polygraph test. Opo. Ito, in general, yung pinag-uusapan natin, informational, educational, para sa lahat na kasi first time natin ini-introduce, ito talagang makabagong teknolohiya na gagamitin namin sa bitag. Voluntaryo yung tao, halimbawa pag isang nag-aakusa, sasabihin niya ganito, ganyan. Susubukan natin yung integridad kung nagsasabi ng totoo. Baka mamaya pinaiikot-ikot lang tayo. So, dyan makikita natin yung sinasabing integridad, katapatan, yung sincerity ng tao.
or truthfully, nagsasabi siya ng totoo. Tama? Yes, sir. Okay. So, balik ho tayo kasi marami nagsasabi rito, well, nag-aambang sila na talagang, ano kaya ang resulta? So, ayaw kong magbigay ng resulta kasi hanggat ano, ikaw binigyan mo na ano. So, babalikan natin si Romel kasi sinasabi mo, si Romel is a kind of a person na siya yung palaban. Tama? Sabi mo, correct, fighter. Sir, correct po. Hindi Apo. Siya yung taong umaatras. Yes, sir. Okay. Okay, so is that positive or negative? Hindi po siya always positive in a way, sir. Kasi sa, tulad nga po ng sinabi ko kanina, sa previous interview, kahit maganda po ang salaysay ng isang tao or kahit pangit din yung salaysay niya, ay isinasabay po na sa assessment sa demeanor o body language. Okay. Kasi ang salita, sir, is madali pong i-rehearse. Mm-hmm. Pero yung galaw ng katawan, ano po yan, mahirap kontrolin yan. Mm-hmm. Kasi hindi naman tayo robot, nakakaramdam po tayo ng pressure. At need po ng outlet niyan para ma-release yung pressure through movement. Mm-hmm. So nakikita mo sa demeanor ni Romel, may inuupuan siya. Yung bang inuupuan niyang korchon, is that something to do? Kabahagi ng polygraph test yung inuupuan niya na parang, is that a map? Eh sir, bali may inuupuan po siya na seat activity sensor pads. Okay. Bali, ito po, ginagamit ito sa actual test to determine kung yung ginagawa niya, kung kumbaga ba, pwede kasing meron nagmukhang reaksyon sa chart, pero posible palang dinadaya. Mm-hmm. Pero dito sa instrumento na to, sir, is nade-detect ng polygraph examiner kung yung nakikita ko bang reaksyon ay totoo, pure siya, or pwedeng simulated, o kumbaga ba, pinipeke lang yung, yung reaction, sir. Mm-hmm. Okay, okay. So, ano naman yung sinasabing total ways na parang, halimbawa, yung pag-upo niya, hindi siya nakaharap, nakasides siya. Is yes, something, sir. Meron ka bang nakikita yan? O dapat ba nakaharap? O talagang ikaw ba nag-ayos niya na yung question and interview, nakasides siya, hindi siya nakaharap sa'yo? Yes, sir. Bali, yung positioning niya po, ako na po nag-ayos niyan. Pero, kasi dahil meron po tayong polygraph instrument. Pero na-determine pa rin po yan ng polygraph examiner, yung movements o yung body language niya. So, yung sa part po ni Romel, lahat naman po ng tao ganito, 50-50 lagi ang pinapakitang demeanor niyan. Mm-hmm. Pwedeng okay, pwedeng yung okay is gumagamit siya ng illustrators para maipakita niya yung gusto niyang sabihin. Mm-hmm. Meron din pong kalahati nun, or parte na gumagamit ng adapters, na kung saan, kahit nagsasalita siya, yung ginagawa niya naman po ay hindi konektado doon sa salaysay niya. So, ang rason po kaya ginagawa ito ay naglalabas po siya ng stress sa movements para hindi maratel o hindi manginig yung pagsagot niya sa nag-i-interview po. Alright. Mahalaga itong pinag-uusapan natin kasi nakikita ko sa social media, result. Ayaw na nila maintindihan muna kasi huwag kayong mainip, kayong mga nasa social media, sa digital platform, maliban doon sa manunod sa TV, huwag kayong mainip, malalaman ninyo yung proseso, malalaman yung resulta. Mahalaga, ayaw namin magkaroon ng bahid na sasabihin ninyo, abay, pinaboran, abay, nilaglag, abay, wala namang dating. Importante, itong teknolohiya, nilalantad ho namin sa inyo. Ito ho makabagong teknolohiya. Ngayon, nakita ko kanina yung kanyang si Romel, yung kanyang kamay naka-side, naka-patong at kuminsan hindi naka-patong. O ano bang yan ba may mga part of demeanor din yan or something? Anong nakikita mo riyan? Yes sir, pwedeng gamitin yan as part ng demeanor kasi meron po mga iba't ibang tanong na sa during the interview. So pwede ko siyang tanungin lang tungkol sa background niya, sa pamilya niya. Or pwede ko siyang tanungin tungkol dun sa issue. Mm-hmm. Yung positioning po nung katulad ng binanggit niyo, yung pag lean, lean sidewards, pwede po kasi siyang gamitin as adapters okay. O as an outlet na nai-stress siya sa tanong na yun. Okay. So, ano po, yung sa bagay pong ito, hindi ko muna i-reveal. Mm-hmm. Opo, pero may mga times na pag pinanood yung buong video, tsaka yung meron yung masyadong stiff yung ano niya, masyadong stiff yung braso niya. Mm-hmm. Or kahit sa ibang tao, or yung medyo lumalayo yung direction,
Kasi depende po yan kung ano po yung pinag-uusapan. Doon po kinaano po yan. Doon po ine-evaluate po yan. Alright. Well, maraming gustong malaman. Ilang porsyento ba lang nagsasabi ng totoo, nagsasabi ng kasinungalingan itong si Romel? Yan ang ina. At ilang porsyento raw kung nagsasabi ng kasinungalingan at katotohanan yung kanyang kinakasamang si Jembe? Porsyento. Kaya mo bang ibigay niyan without having to, ano, kasi ayaw natin ma-preempt na abangan ho nila. Kasi pinakikita natin pati yung proseso, pati yung mga ginawa mong pagtanong, nakikita mo, in the end, ikaw rin mismo magsasabi kung ano ang naging resulta. Tayo, in-introduce lang natin kayo mga taga-Pagadian City. Kayong mga nagtatrabaho dyan sa hospital, kayong ayaw magpa-interview, kayong ayaw niyong pa-interview, ay siyempre, inayawan yung interview, hindi namin kayo maimbitehan para magpa-polygraph test. So ngayon, porsyento, ngayon, without having to say anything against the hospital na hindi mo sila nasalang, sa palagay mo kaya, pwede kang magbigay ng iyong analysis man lang na doon sa mga hindi nagpa-polygraph? If you refuse to answer it, it's okay kasi hindi sila nakasala. Anong tingin mo? Yan sir, tulad nga po nung nabanggit ko, may iba-iba kasing posibilidad. Pwede kasing pwedeng malinis sila na hindi lang nila alam yung proseso. Kung baga ba yung lumang teknolohiya yung naiintindihan nila kaya natatakot sila. Or pwede rin sabi natin sir yung tulad ng binanggit ko, half-half, may pwedeng may itinatago partially, pero kumbaga ba pwedeng mga sa tungkol sa mga allegation sa kanila ay hindi naman talaga totoo, pero may initial na nangyari na pwedeng tulad ng halimbawa sir, pwede kong ihalin tulad sa sitwasyon natin na baka nagalit yung isang tao at yun nga lang, pwede rin in retaliation, yun nga, half din, in-amplify yung isang sitwasyon na hindi naman talaga rin nangyari. Half-half, kumbaga ba nangyari? Ayan. Kung kayo ho'y marunong mag-analisa at pwede nyo ho'y i-play back to, nagsabi na ho, sinagot na ho namin yan. Kung kayo ho'y maraming analisa. Pero kung gusto nyo talagang isubo sa inyo kung anong resulta, abangan. Hanggang dyan lang tayo, Miguel. Kasi yes, ayaw kong sinabi mo lang lahat, in-introduce natin polygraph at ayaw natin, ayaw ko talagang sabihin na alam kong iba, nagagalit sa inyo ka, resulta, resulta, resulta. Okay, mainip. Kung mainip kayo, di ba hala kayo sa buhay niyo, mainip kayo, mamatay kayo sa inip. Kung marunong kayong mag-antay, di mabuhay kayo. O, ngayon, kung ayaw yung mag-antay, di mamatay kayo sa inip. Kung kaya niyo mag-antay at medyo naintindihan niyo proseso, then mabuhay po kayo. As in, buhay kayo. Sige, sige.